May mga sikat na babae sa isang painting si Juan Luna na ngayon ay nakalagak sa National Art Gallery. Ang tawag sa kanya ay Una Bulakenya, Mayumi Mahinhin. Si Trinidad Texon ni Perez, ang tinaguriang ina ng Biak na Bato at ina ng Cross na Pula o Red Cross sa Bulacan ay hindi katulad niya. Isinilang si Trinidad sa San Miguel, Bulacan noong 1848 mula sa isang mayamang pamilya. Dahil lumaki siya sa panahon na namamayagpag sa lalawigan ang notorious na bandido na si Tongkod, nag-aral siya sa murang edad ng katutubong fencing o arnis mula sa batikang eskrimador na si Juan Zeto, parang Zorro. Nakilala sa bayan ang husay at tapang ni Trinidad nang minsan habang natutulog kasama ng mga kapatid sa isang liblib na kubo ay pinasok sila ng isang magnanakaw. Nagising si Trinidad, tinaga niya ang magnanakaw na duguang tumakas. Gayun din ang ligawan siya ng alferes at ipinakita niya na hindi niya ito type. Nilusob ng mga gwardiya sibil ang kanyang tahanan na naghahanap ng smuggled na mga tabako. Itinanggi niya ito, ngunit napilit ang mga gwardiya. Kinuha niya ang kanyang itak at iwinasiwas ito sa mga gwardiya. Nasugatan siya, ngunit hindi natuloy ang maitim na balak ng mga Espanyol. Nagpakasal siya kay Julian Alcantara sa edad na 19 at nagkaroon ng 2 anak. Siya at ang kanyang asawa ay sumapi sa Katipunan noong 1895. 47 na siya noon. At kahit hindi naman kinakailangan makipagsandugo ng mga babae, ginawa niya rin ito at nakipagsandugo rin siya. Miyembro na siya noon ng Logia de Adopcion, ang tanging lohya ng masoneria para sa kababaihan. Nang magkuta si General Mariano Llanera sa Biak na Bato, doon niya nakilala at kinuha si Trinidad Texon. Habang nangangalap ng mga pagkain, sinagupa si Trinidad at ang kanyang mga tauhan ng mga Espanyol. Nagpanggap siya ng nasugatan, nakagapang sa talahiban at nakatakas. Kasama ng 3 katipon, tumungo siya sa karsel ng Caloocan at nakasamsam ng mga bala at baril. Gayun din ang ginawa niya sa San Isidro, Nueva Ecija. Sa kanyang galing sa pakikibaka, binigyan ni General Llanera si Texon ng ranggong Teniente General. Nakilala siya sa 12 labanan sa Galugod Baboy sa San Rafael kung saan siya muntik mamatay, sa San Antonio, Dagupan, Balingkupang, Malabon, Maynila, Kabanatuan, San Isidro at San Ildefonso at San Jose at Zaragoza, Nueva Ecija. Siya ay nasugatan sa kanyang kanang binti at nagpahinga. Liban sa paghawak ng sandata, pinangunahan niya sa Bulacan ng paggamot at pagkalinga sa mga sugatan at may sakit. Kaya tinawag siyang ina ng Red Cross sa Bulacan. Naging pinuno ng komisaryo sa Republika ng Malolos. Nang ilikas ang Republika, nagkita ulit sila ng kanyang asawa at sa pagod ay napilitan ng sumuko sa mga Amerikano. Namuhay na mapayapa ngunit namatay ang kanyang buong pamilya. 2 beses pang nag-asawa at naging tindera ng baka hanggang mamatay noong 1928 sa PGH sa edad na 80. Juana Jose, astig talaga ang babaeng Pinay.